Nang dahil sa matinding selos, pinagsasaksak ng isang mister ang sarili niyang misis sa Cebu. Giit ng sumukong suspect, may pruweba siya sa pangangaliwa ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang nagkalat na dugo at gamit sa brutal na sinapit ng misis na si Rebecca Timblor sa loob ng kanyang bahay sa Mualboal, Cebu. Pinagsasaksak kasi siya ng sariling mister na si Wilfredo matapos magtalo pasado alas 10 kagabi. At ang punot dulo ng krimen, matinding selos. Nakita siya, napansin siya na may kiss mark sa may leg, sa may chan, hanggang hindi na niya na he was not able to control himself. Kumuha siya ng knife, so nasaksak niya. Kritikal ang biktima na nagtamo ng tatlong saksak sa dibdib. Matapos ang ilang oras na pagtatago, sumuko din ang suspect sa mga pulis kaninang umaga. Kwento ni Wilfredo, patulog na sila kagabi nang mag-away ulit sila ni Rebecca dahil sa lalaking pinagsasilosa ng suspect. Hindi na rin daw matiis ng suspect ang tila palaging pangmamaliit sa kanya ng biktima. Sa tuwing nag-aaway kami, lagi niya akong sinasabihang bobo. Wala daw akong pinag-aralan. Ngunit parang nasasaktan ako sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi ko sa kanya, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kung ang mga anak ng biktima raw ang tatanungin, ay wala silang balak na maghain ng kaso. Pero ang mismong biktima, disididong kasuhan ng mister. Inihahanda na ng mga polis ang kasong frustrated parricide laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.